Ang weird, no? Pero kung sino pa yung taong nangakong walang iwanan, sa uli, sila pa yung nang iiwan. Tangina, no? Sakit. Pwede mo lang iparamdam kung gaano mo siya kamahal. Pero hindi mo mapipilit yung gusto mo na mahalin ka, mahalin kayo. Hindi mo mapipilit ang lahat dahil siya ang magde-desisyon o magde-decide kung mamahalin ka ba. Guys, alam mo, yung tipong pakiramdam mo na comfortable ka na sa taong minamahal mo, isang tao, at humihiling ka na sana wag na lang ito mawala dahil napakaseryoso ko sa taong minamahal ko ngayon. Sana wag na mawala ito. Alam mo, kung sino man yung taong bumuo sa iyo ng sobra-sobra, pero siya din pala mismo ang wawasak sa iyo ng buong buo. Binuo ka na nga, tapos wawasakin ka ulit. Masakit yung gustong-gusto mong kausap yung isang tao pero siya mismo ramdam mo na hindi interesado sa'yo. Yung taong minamahal mo ngayon ay binubuo mo lang pala para sa ibang tao. Alam nyo, ang sakit lang isipin na ngayong pandemic, ang daming nawala sa akin. You look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Puyatin, pagkatapos hindi ka naman jojowain. Pinapukupas ang pagmamahal. I'll see you among the stars. I'll see you pain. Tell me your problems. I'll chase them away. I'll be your lighthouse. I'll make it okay. Man o nanakit sa atin, hindi na
naman mahirap humanap ng kapalit. Ang mahirap mahanap yung hindi ka ipagpapalit. Kakalimutan na kita, siguraduhin mong hindi talaga pwedeng tayo. Kasi gano'n naman talaga yung buhay. May mga bagay or tao na akala natin para sa atin na. Akala natin permanente na. Pero hindi pala. Kasi kung may isa pa ako natutunan sa buhay, ito yun. Pwedeng mawala sa'yo lahat. Pwedeng iwanan ka ng kung sino man. Pero tumingin ka lang sa taas, hindi ka iiwanan yan. Hindi ka iiwanan yan. At siya lang ang tanging magpapa-okay sa'yo. Wala nang iba. At siya okay lang. Ooh.